Iba't ibang klase ng suman ba ang hanap nyo? Dito sa bahay ni Nanay Delia sa Malabon, gumagawa sila ng anim na klaseng suman araw-araw. Wala mang tindahan o pwesto para magbenta. Palagi pa rin naman daw silang sold out. Ang home-based business na ito, maniwala kayo't sa hindi. Nakabebenta lang naman ng 2,000 pirasong suman kada araw. Paano? Maaga pa ay abala na ang 69 anyos na si Nanay Delia, ang anak na si Lizelle at kanilang mga tauhan. Ngayong araw kasi gagawa sila ng 2,000 piraso ng suman. Habang niluluto ang malagkit sa malaking kawa, inihahanda na rin ang mga dahon ng saging na ipangbabalot dito. Matapos lutuin ng kalahating oras, hinango na ang malagkit at saka binalot. Pero hindi pa rin natatapos. Isinalansa ng mga ito sa isang malaking kaldero at saka muling isinalang sa apoy. Lulutuin ito sa loob ng isang kalahating oras. Bukod sa sumang malagkit, mayroon din silang kamoting kahoy, ube, pinaghalong kamoting kahoy at ube, moron at pandan pinipig. Since 2005 pa yan, sinumula namin. Ang aming ginagawa ito ay puro suman. Umpisa talaga sa isang klase lang kami na dalawa, naging tatlo hanggang sa naging anim na. Yung flavors po, mga experiment lang din. Pag may nakita po siyang flavor, gusto niyang pag-aralan hanggang sa gugustuhan ng mga tao. Matapos ang isa't kalahating oras, naluto na ang mga suman. Hinango ang mga ito at inilagay sa mesa para punasan at palamigin. Hello po, magandang hapon. Daming suman dito ah. Literal na bumabaha ng suman dito. Eh, napansin ko, ba't niyo pinupunasan? Para mawawala yung lagkit at saka maging malinis, hindi siya magmumoist. Ah, oo nga naman. Wala yung mga maitim-itim. Paano niyo nalalaman yung ano? Ito alam ko pagkaganda ko muting kaot. Ito sabi niya, ito ay puron. Paano niyo alam? Kasi po, yung medyo siya matigas at ganito ang pagkabilot niya. Na-master niyo na ha? Chef ng suman nyo. Pag nakikita mo, alam mo na. Anim tong suman na niluluto nila Alin Delia. Hindi ko alam kung tumama ako sa mga kinuha ko. Alin Delia, bubuksan mo isa-isa. Pakikita mo na rin sa amin yung tamang pagbukas ng suman. Kasi siyempre ito una. Alam na natin ito kasi kulay green. Ito yung pinipig. Ganyan po pagbubukas. Ganyan ba yun? Makikita natin na pandan ang kulay o tapos may latik siya. Latik. O para hindi malaglag pag kunain. Kaya ganyan na para. Dapat. Ay, ito naman pangalawa. Ano ito, hula niyo? Ay, ito po yung ube. Natin, ube ba? Opo. Ang galing! Yun. Ube nga naman ito. Ay, malagkit po ito na maliit. Hindi na yan. Malagkit. Ito yung malagkit namin small. Ayan. Malagkit. Ba't maliit? May dalawang klase po. May maliit, may malaki. Yan, malaking malagkit yan. Malaking malaki. O, yan yung tag 10 pesos. Ito yung 5 pesos. Ah, okay. Tama, o. Malagkit. Masuman. Mainit. Kainin nyo na para malasahan yung sarap. Ano ito? Ubi pa rin. Hindi eh. Ubi. Tama? Ubi nga! Ubi nga! Ubi nga! Ito, siyempre alam mo na rin. Kamuting kahoy po. Hindi nga. Napalitan ko na yan. Oo. Oh. Tama siya. Ayun. Galing. Ito yung moron. Ayan, yung chocolate with ano. Ah, ayan. Okay. White chocolate. Moron yan. Yes. Ah, so yung halo. Ito yung halo. Laki ah. Oh. Parang parang hotdog oh. Magkano isa niyan? 10 pesos din po. 10? Oh, ito yung kalahati ube. Ube kalahati. Kamuting kahoy. Oh, ayan. Ito paborito ko suman. Alam mo masarap yung ano niyo. Hindi masyado matamis. Saka pino. At saka mainit. Bagong luto. Para sa mga timbahay diyan na interesado ring magnegosyo, ganito lang lutuin ang isa sa bestseller nilang suman pandan pinipig. Sa isang kawali, ilagay ang gata. Ihalo ang asin at asukal na segunda. Kapag gumukulo na, ilagay ang food color at pandan flavoring extract. At saka ilagay ang sinaing na malagkit at ang pinipig. Haluin lang hanggang sa maluto. At kapag malamig na, pwede nang balutin. Pisa ako sa 1 kilo lang. Tinitinda ko yung una, 5 piraso lang. Sinasama ko hanggang sa yun, pag mayroong mahal na araw, Pasko, hanggang sa marami nagkakagusto. Sabi niya, ay magluto ka, sama mo sa almusal araw-araw. Gamit lang ang 100 piso, nagsimulang magtinda ng suman si Nanay Delia noong 2005.
Hanggang sa mayroon ng walang hanap buhay na senior, sinimulan na magtinda sa 10 piraso. Titinda sila kasi wala silang hanap buhay hanggang sa dumami ng nagtitinda noon. Hindi akalain ni Nanay Delia na ang simpleng suman ay magbibigay daan para magkaroon din ng hanap buhay ang mga senior citizen at mga housewife sa kanilang lugar. Isa sa kanila ang 74 anyos na si Nanay Senayda. Naglalako ako sa Petrero, dito sa may Acacia. Sandali lang oras, nakakaubos na ako. Nakakabili ako ng ulam at bigas. Titinda ako ng mga alauna media, alas tres, nakakaubos na ako. Bukod sa mga senior citizen at mga nanay, nabibigyan din ng hanap buhay sa suman ang mga estudyante kagaya ni Lalaine. Ako po ay second year college at ang kurso na kinukuha ko po ay human resource management. Sa umaga, nagtatrabaho po ako rito at pagdating naman po ng hapon, pumapasok na po ako ng school. Nagtatrabaho po ako dito para makatulong sa akin bilang estudyante at ginagamit ko po ito bilang allowance ko rin po sa pang-araw-araw. Itong part po ng bahay namin na to, dati po siyang sala. So ngayon, ginawa na po siyang balutan ng suman. Timbahay man ang negosyo, hindi naman ito papahuli sa mga may pwesto kung kumita. Yung estimated kita niya is 50 to 60,000 per month. At tuwing sasapit naman ang mga okasyon gaya ng undas at bagong taon, ang 2,000 piraso ng suma na nauubos kada araw na dodoble pa. Kaya nilang makabenta hanggang 5,000 pirasong suman kada araw. Pinakamaganda lang din talaga. Nasa bahay ka lang, hindi mo na kailangan pang magbayad ng pwesto. Pero sooner or later, syempre, gusto rin namin na mas makilala siya at mailabas yung sumana namin. Siguro hanggang may lakas ako, mas hanggang kaya ko. Kasi nga, naisip ko yung mga walang hanap buhay. Kasi wala silang pagkakitaan talaga eh. Isang malaking bagay na nakakatulong yun, di ba? Kasi wala silang inasahan, hindi na sila pwedeng mag-apply kasi una-una senior na. Tapos yung mga estudyante, di ba? Parang part-time nila, pag wala silang pasok. Nang dahil sa suman, kumikita na nga. Nakatutulong pa sa higit na nangangailangan. Suman, anyone?